matatapos din pati mga problema mo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at mahal sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the Acts of the Apostles, chapter 14, verse 22, and I read it for you. There they strengthened the souls of the disciples and encouraged them to continue in the faith, saying, "It is through many persecutions that we must enter the kingdom of God." Ano-ano po ang mga alalahanin ninyo sa kasalukuyan? Mga pinagdaraan ng problema, mga pasanin, at nagbibigay ng pagod sa iyong katawan at sa iyong kaisipan. Matapos mangaral ng mga alagad, sila'y nagtipon at nagbahagi na ng kanilang mga karanasan. Nariyan ang sila'y itinaboy, hindi tinanggap ang kanilang pangangaral tungkol kay Kristong muling nabuhay. Ngunit malinaw sa kanila na kinakailangan nilang lahat na pagdaanan ang mga ito upang sila ay makarating sa kaharian ng Diyos. Sinabi po sa ating pagbasa ngayong devotion sa araw na ito, "It is through many persecutions that we must enter the kingdom of God." Papaano niyo po tinitingnan ang mga problema? Tinitingnan po ba ninyo ito bilang mga kaparusahan, mga pasakit na bigay ng Diyos sa inyo? O tinitingnan niyo ito bilang mga oportunidad upang mapalalim at mapagtibay ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos? Nawa ang ating pagtingin sa mga paghihirap, pasakit na ating kinakaharap sa araw-araw ay mga pagkakataon upang pagtibayin natin muli at palalimin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. In the book of Revelation, it says there, "The Lord Himself will wipe away all the tears. There will be no mourning, no death, dahil ang Panginoon mismo ang papawi sa kalungkutan at mga luha na tumutulo sa ating mga mata." Nagbabago ang lahat ng bagay, maging ang ating mga suliranin at problema ay may katapusan. Sa ating pong paglalakbay dito sa mundo, inaanyayahan po tayong magkaroon ng isang pag-asang magmumula lamang sa ating Panginoon. Malalampasan po natin ang mga ito. Opo, nariyan ang masuliranin habang tayo nabubuhay, ngunit mas higit sa mga ito ay ang pagmamahal ng Diyos na patuloy niyang ipinapamalas sa ating piling. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, maraming salamat po sa mga pagkakataon na hindi niyo po kami iniiwan sa aming buhay. Kayo po ang pinagmumulan namin ng lakas. Kayo po ang pinagmumulan namin ng tunay na pag-asa. Huwag niyo po kaming pababayaan sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video nito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. God bless you po.